Section O saka sa section I. Mukhang nag-e-echo ako ah. Yes ma'am, nag-e-echo po kayo. Wait lang ah. Sa akin po ma'am, putol-putol po. Ako putol-putol? Opo. Okay na? Opo, ma'am. Nag-e-echo ako? Hindi po. Hindi na po, ma'am. Nag-e-echo pa rin po, ma'am. Hindi na po. Nag-e-echo po, ma'am. Ano? Nagpuputol-putol rin po, ma'am. Ito. Hello? Clear naman po, ma'am. Hello, hello, hello. Hindi naman, mawawala rin. Okay, so we have multiple support. Tapos, hindi mo kaya yung mga present ngayon? Please go. Please go. Boy. Ayan na. Ayan, wala na akong echo. Battery pa. Nag-echo na ako ngayon. Konde. Tulad-tulad yung mga nakapasok. Dito. Weba. Anyalak. Nicholas. Ay, yun sa rin ba? Konde, naririnig po ba ako? Opo, ma'am. Okay, pakiresite po yung table of 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Okay, very good. Mahaba ang topic natin ngayon. So, the competency for this week is to perform operations on rational numbers, particularly in fraction. So, pag-aaralan natin kung paano mag-add, subtract, multiply, and divide ng fractions. Ayan, so, you are expected, after going through this module, you are expected to perform addition, subtraction, multiplication, and division involving rational numbers. Then use the appropriate method or PEMDAS to simplify multi-operational equations involving
rational numbers and apply operations involving rational numbers in real life problems. So, I hope na nasagot ko na yung pretest ninyo. Sinel ko naman na yung link dun sa FB group, sa general ko ninyo. Yung sa general, magkakasama kayo ng ibang section. So, pakisagot pa yung pretest po nun. And kung hindi po masagot ang pretest via online, so pwede naman po sagutan ng pretest, yan, through sa module, yung pinapapasa ko sa inyo yung picture. So, looking back at your lesson. So, ito, review lang to, pero mukhang magiging lesson siya kasi baka may ibang hindi nakakaalam kung ano po ang tinatawag nating GCF sa ka-LCM. So, let's recall the equivalent fractions. So, it represents the same part of a whole. So, thus, A over B is equal to C over D kung si A, pag minultiply mo kay B, pareho ang sagot nila kapag minultiply mo siya kasi C at saka si D. I will give you some examples. For example, 1 half and 5 over 10. So, pag minultiply ko, so example, ito yung 1 is A, B, C, D. So, according to the definition, it will become an equivalent fractions kapag pinag-multiply mo raw si A at B, and then pareho sila ng sagot kay C and D. Let's check. So, 1 times 10 is equals to 10. Then, 5 times 2 is equals to 10 also. Therefore, 1 half is equivalent to 5 over 10. So, kasi pareho sila ng sagot. The same thing in 9 over 12 and 3 over 4. So, 9 times 4 is 36. The same answer in 12 times 3. And so on and so forth. Ayan. So, simplifying fractions. So, it is very important. Example, for example, nakakuha na kayo ng tamang sagot. Pero, yung tamang sagot na yun ay hindi. Masyado pang malaki yung value na pwede pa naman natin paliitin. So, that's simplifying fractions. And to simplify fractions, dapat hanapin daw natin muna ang tinatawag natin greatest common factor. So, ito yung number na kaya makapag-divide sa numerator and sa denominator ng walang yan, ng walang remainder. Or yung, for example, itong number na to, kayang i-divide sa yung numerator at kaya rin i-divide sa denominator ng walang yan, remainder. I will give you some example. Ma'am, excuse me po. Yes? Ma'am, may share po ba ka sa screen, ma'am? Kasi po, di wala po ako nakikita, ma'am. Yung ano pa rin po, yung name pa rin po ni Conde, ma'am. Ako rin po. Ba't ganun? Kasawa ya. Ayan, okay, okay na po, ma'am. Yes, okay po. Na po, ma'am. At saka yung nag-ano, yan yung dami naman epic silang araw na po. Ayan, so, pakita ko lang ulit, balik ko lang ulit doon sa equivalent fraction. Ayan. So, equivalent fraction, ito lang po yung sinabi natin, equivalent fraction, it represents the same part of a whole. So, A over B is equal to C over D kung si A at si D, pag minultiply mo, the same din ang answer nila kay C and D. So, ito yung example natin. Si 1 half is equals to 5 over 10. So, let's check kung they are equivalent fractions. So, 1 times 10 is equals to 10. Then, 5 times 2 is equals to 10 then. So, they are equivalent fractions kasi pag pinag-multiply mo sila, cross-multiply ang tawag namin dito. So, they will come up with the same answer. May naririnig kayong aso? Wala po. Tahol ka lang! Dali! Tahol! Ingay mo eh. Ingay na aso ko. So, another example is 9 over 12 is equal to 3/4. Kasi kapag cross multiply natin yan, 9 times 4 is equals to 36. Then 12 times 3 is equals to 36 also. Therefore, they are equivalent fractions, and so on and so forth. Ayan. So, yung sinabi ko nga kanina, we can simplify a fractions by using the greatest common factor. So, ang greatest common factor, ito po yung number na pwede makapag-divide kay numerator and kay denominator ng walang remainder. So, examples of finding GCF. So, merong tatlong method on how to find the GCF, pero ituturo ko lang sa inyo yung continuous division kasi mas madali itong gamitin. So, ito kasi listing factors. May iba kasi sa atin na hindi alam kung ano ang factor ng isang number. So, medyo mahirapan ka pa dito. So, dito naman,
medyo mahirap naman hagilapin yung GCM sa part na to kung hindi ka sanay. So dito sa continuous division, so kaya mo nang isolve si GCF at the same time yung LCM din. So isang solve lang. So dito na tayo sa method 3. So I will use my whiteboard na. Okay. Kita yung sinusulat ko? Yes po. Apo, ma'am. Ano sinulat ko? Ma'am, Amaling is cute. De, trinay ko lang. Baka hindi nyo kasi nababasa. Eh. Baka sabi nyo lang, opo kayo ng opo dyan eh. Okay. Magbura na tayo. Okay, let's start on how to find the GCF of 8 and 12 using the continuous division. So, ilalagay natin yan dito. 8, 12. Tapos ganyan. Then, hanapin natin. Wait lang. Unknown tender. Sino kasi unknown tender? Okay. So, maghahanap muna tayo ng number. Ano yung pwede natin ma-divide kay 8 at kay 12? Open mic. 4, ma'am. Okay, 4. So, 8 divided by 4? 12. Wait lang, wait. 8 divided by 4? 2 po. 2 po. 2. So, 12 divided by 4? 3. 6. 3 po, ma'am. 3 po. Ilang 4 meron sa 12? 3. Okay. May madidivide ka pa ba dito sa 2 and 3? Wala na po, ma'am. Wala na po. Wala na po, ma'am. So, dito sa gilid ng vertical line, that will be our GCF. So, therefore, the GCF of 8 and 12 is equal to 4. So, I will give you another example. Yan. Kung iba sa inyo, kung hindi medyo masundan, so may record naman to. Sana makuha ko yung copy ng record. And then, screenshot na rin kayo. Okay. Next thing is to find the GCF of 6 and 24. So, ganun ulit. 6, 24. So, what number yung pwede nating ma-divide kay 6 at kay 24? 6 po. 2, ma'am. 3 po, ma'am. 3 po. Try natin yung 3. 6 divided by 3? 2. 3 po. 2 po, ma'am. 2 po. 2. Ilang 3 meron sa 24? 8 po, ma'am. 8. Okay. Meron pa bang ma-divide kay 2 at kay 8? Apo, ma'am. Apo, ma'am. 2 po. 2, ma'am. 2. 2 divided by 2? 1. 2. 1. 8 divided by 2? 4 po. 4. 4. Meron pa? Wala na po. Wala na. Ano yung natin? Wala na. Nasa gilid ng mga vertical line? 3 and 2, ma'am. 3 and 2. So, kapag nakita niya, katulad niya, yung kanina kasi, sa 8 and 12, isang number lang nakita natin, which is? 2. Hala. Hala, ngayon pa nagloko. Saglit ah. Ano ka na? Wala na battery? Baka naubusan ako ng battery ah. So, kanina kasi sa 8 and 12, 4 lang yung nakita natin. So, automatically, nakuha natin ng GCF is 4. So, part na to, 3 and 2, ang gagawin nyo lang naman dyan is pag-multiply nyo sila. So, 3 times 2. So it will become 3 times 2, which is equals to 6. So, therefore, our GCF, ang hirap, bakit ngayon pa nagloko to, pasaway. Wait lang ah. Mag-mute lang ako saglit ah. Okay.
Okay, commercial. So therefore, the GPF, the GPF of section 24 is equals to 6. Ang hirap magsulat sa mouth. Ay, ba't ngayon ka po? Nagloko. Wait lang, ha? Ayun. Ay, ang hotdog ng buhay. Okay, kayo nga try nyo nga gumawa. Try to find the GCF of Queen and Ted. Tapos answers on the chat box. What is the GCF of 15 and 10? Limang piso? Okay, so let us check if the answer is 5. So, 15 and 10. Ayan. So, what number yung pwede makadivide kay 15 at kay 10? Pwede ba si 2? 5 po, ma'am. 5, ma'am. 5. Hindi pwede yung 2? Hindi pwede yung 2? Hindi po, ma'am. Hindi po. Hindi po kasi pag hindi siya kaya makapag-divide kay 15 nang walang remainder. Kasi magkakaroon ng remainder kapag dinivide niya kay 15. So, the perfect is 5. So, 15 divided by 5 is 3. 10 divided by 5 is 2. So, wala naman po pwedeng makapag-divide kay 3 and 2. Therefore, our GCF is 5. Para pag nakakita kayo ng ganito. What is the GCF of 7 and 6? Sa tingin ninyo? 1 po. Ano po? 1 po, ma'am. Okay, 1 is one the po. GCF of 7 and GCF ng 7 and 6 kasi walang ibang number na pwede makapag-divide kay 7 at kay 6 except 1. So, yun ang tatandaan nyo. Ha? So, kapag walang makapag-divide sa kanilang dalawa, the answer is 1 or the GCF is 1. Balik tayo sa So, paano po na si simplest form ang isang fraction using the GCF? For example, 2 over 4. So, alam natin na si 2 and 4, kaya pa yung ma-divide or kaya pa natin ipasimplest ang 2 and 4 by getting the GCF. So, what is the GCF of 2 and 4? 2, ma'am. 2. So, 2 can be divided by 2 and 2 can be divided to 4. So, to simplify, i-divide lang naman natin. Ang daming pasaway sa mundo. Ka na sumabay. Wala, naglolo ko talaga.
Ma'am, excuse me po. Hindi ko po kayo marinig, ma'am. Hindi po namin marinig, ma'am. Hello? Wala pa rin po, ma'am. Hello? Hello? Meron na po, ma'am. Kaso po mahina. Hello? Hello? Meron po. Mahina meron po. Naririn na po. Ma'am. Hello? Hello, ang ganda ko. Joke. Wala pa rin? Okay na, ma'am. Okay lang, ma'am. Mahina lang po. Hello? Hello? Okay na, ma'am. Okay na. Eto, hello? Okay na po, ma'am. Okay na po, ma'am. Mama! Nakakaloka! Hindi. Wala kang connection. Mahina naman. Kundi wala boses. Diyos ko po. Okay. You must know how to... So, kanina na ano nyo po ba yon? Ulitin ko ah, bago tayo mag 7 over 21. So, how to simplify again the fractions using the GCF? For example, yan. For example, 2 over 4. So, hanapin lang muna natin yung GCF ni 2 and 4, which is sabi nyo kanina, the GCF is 2. So, it will become 2 divided by 2. Over 4 divided by 2. So, i-multiply, i-divide lang naman natin. Yan. Yung given natin na fraction sa GCF. So, it will become 2 divided by 2 is 1. Over 4 divided by 2 is 2. So, the simplest form of 2/4 is equals to 1/2. Ayan. So, kayo naman try ninyo. Yan. How to simplify or pakisimplify yung 7 over 21. Answers on the chat box. Meow. Okay, let's check. So, what is the GCF of 7 and 21? 1, 7 po. 7, ma'am. Seven is the, wait lang ah, may gagawin ulit ako. Ang daming cheche-boreche, no? Pasensya na. Wait lang ha. Ayan. Okay na, malinaw naman boses ko? Opo, ma'am. Okay. Naririnig ko kayo doon sa speaker eh. Okay, so the GCF of 7 and 21 is 7. So divide both sides or divide the numerator and the denominator by 7. So it will become 7 divided by 7 is 1 over 21 divided by 7 is 3. So sa mga sumagot ng 1/3, congratulations. You got the correct
answer. So, ganun lang naman po kasimple on how to find the GCF and saan ginagamit si GCF. Wala pa tayo sa kalahati ng lesson ko, sinasabi ko sa inyo. So, ito yon. So, ito na yung ginawa natin kanina. Bibigay ko din naman to PowerPoint sa ano nyo eh, sa inyo. Okay, the least common multiple. So, finding the least common multiple or LCM of two integers is important in working with operation and fractions. Especially, kapag sa addition tayo and subtraction kasi, hindi ka pwede mag-add or subtract ng isang fraction pag magkaiba sila ng denominator. So, we need to find the least common multiple. So, the LCM of two integers A and B is the smallest positive integer that is divisible sa A at sa B or sa numerator and denominator. So, how to find the LCM? So, may tatlo ulit. Merong ulit tatlong method on how to find the LCM. Parang ituturo ko sa inyo yung continuous. Ma'am, paputol-putol po. Putol-putol na naman. Clear lang naman, ma'am. Ah, clear ba? Sino ba talaga? Ah, clear ba? Clear po. Okay, Rock. Ayan. Ayan, okay na? Apo, ma'am. Okay. Ang dami station. Okay, so, to find the LCM, ang gagamitin ulit natin is the continuous division, yung same thing kung paano tayo gumamit na ay maghanap ng GCF. So, try natin dito. Ayan. Balik tayo. So, 8 and 12. Alam natin na ang GCF nito is 4, di ba? So, nakuha na natin kanina yung GCF na 8 and 12, which is 4. So, how about the LCM? So, gamitin natin ulit yung continuous division natin. So, 8 and 12. So, alam natin na 4 ang kaya makapag-divide kay 8 at kay 12, which is 8 divided by 4 is 2, 12 divided by 4 is 3. So, sabi ko nga, ang GCF ay makikita yung sa gilid ng vertical lines. Saan naman makikita si LCM? Ito, yung nasa vertical lines, kasama yung mga nasa ilalim. Tapos ipag-multiply natin sila. So, ang nakita natin is 4, 2, and 3. So, multiply natin yan. 4 times 2 times 3. So, it will become 4 times 2. Kita ang screen ko? Yes, ma'am. Yes, po. Okay. So, 4 times 2 is 8. 8 times 3 equals 24. So, the LCM of 8 and 12 is equals to 24. So, kung napansin ninyo, sa continuous division, kasama na natin na, kasama na natin na solve yung GCF and at the same time si LCM. Kaya, mas prefer kong itinuro yung continuous division para makuha si GCF and si LCM. So, I will give you another example, tapos mamaya kayo ang magsosolve. Awit, 9 and 27. Okay, 9, 27. Find the GCF and LCM. Anong number pwede makapag-divide kay 9 at 27? 3 po. 3, ma'am. 3. So, 9 3, divided by 3? 3. 3, ma'am. 3? 27 divided by 3? Okay. So, yung pinawa ay 3. 9, ma'am. 9. So, may pwede pa bang ma-divide dito? Apo, ma'am. Apo, ma'am. 3. 3. 3 divided by 3? 1. 9 divided by 3? 3. Meron pa? Wala na po, ma'am. Wala na. What is the GCF? 3 po. 9 po. 9 kasi 3 times 3. Okay. 3 times 3 equals 9. How about the LCM? So, ito yan. 3 times 3 times 1 times 3. 27 po. Which is equals to 27. Okay. So,
So, pansin niyo, di ba? So, unlike kanina, kung gagamitin natin prime factor and the listing method, medyo mahirapan pa kayo kasi same, separate pa sila ng pag-solve. So, unlike dito sa continuous division, yan, nakita na natin yung GCF, pag nakita pa natin yung LCM, mas madali siyang gamitin. So, nga, try nyo nga na kayo ang mag-solve. Find the GCF and the LCM of the following number. Again. So, isulat nyo rito sa chat box, isusulat nyo GCF. Yan, GCF is equals to what number and LCM is equals to what number. Ano yung minute? ML. Kala ko ano. Let us check. Yan, siguro naman naintindihan nyo na, no? So, pag naintindihan nyo na to, proceed na tayo sa next topic natin para mabilis tayo matapos. O, diba? Naka-10 na tayo. So, 4 and 6. So, the only number na pwede makapag-divide kay 4 and kay 6 is 2. Wala nang iba. So, 4 divided by 2 is 2. 6 divided by 2 is 3. So, wala na rin naman ang pwede makapag-divide dito. So, our GCF is 2. Okay, how about the LCM? So, it's 2 times 2 times 3, which is 2 times 2 is equals to 4 times 3 equals 12. So, kung ang sagot ninyo ay 12 and 2 and 12, that's the correct answer. Very good. Grade 7, Section H. Okay, let's proceed now. At habang may naririnig kayo nagra-Rafi tool po? Wala po. May nagra-Rafi tool po dito sa kabilang kwarto eh. Okay, so let's move on to the operation on rational numbers. So let's start with the addition of rational numbers. So kapag addition of rational numbers, kapag parehas yung denominator, wala kang problema. So you just add the numerator, tapos na. Then copy the denominator. So paano na lang dito kapag hindi kapag hindi parehas ang denominator. So let's start with the simplest example. Ayan, so meron tayo illustrative example dito. So, what do you think is the fraction form of this one? Addition po. Ito. Itong tatlong liter. 2 over 3, ma'am. May dalawang shade. So, it's 2 over 3. So, titignan nyo, ilan mo ng hati. So, tatlong hati, that will be our denominator. And then, kung ilan ng shaded part, yan po ang ating numerator. So, ito po ay 2 over 3. How about this? 1 over 3. Kasi tatlong hati, tapos isa lang ang shade. So, what did you observe? 2/3 + 1/3, ang sagot ay 3 over 3. Or, dahil puno na, napuno na mga shaded part, so it is equals to 1.
So, ano napansin ninyo? If they are the same denominator, you just simply add the numerator, which is 2 plus 1 equals 3, then copy the denominator. So, ganun lang kasimple kapag pareho ng, ayan, pag pareho ng denominator. Ayan. Ito na yung sinabi ko sa inyo. So, magbigay nga ako ng, ng example, tapos kayo yung sumagot. Answers in the chat box. 1/4 plus 2/4. Okay. So, nakuha nyo naman yung point ko. So, 1/4 plus 2/4 is equals to 1 plus 2 over 4. Dahil pareho naman sila ng denominator, it will become 3/4. Ganun lang kasimple. Ayan, paano naman pag magkaiba na yung ating, ayan, paano pag magkaiba na yung ating denominator? Dito na pumapasok ang tinatawag nating least common multiple or least common denominator or hanginapin natin yung pinakamaliit na parehong denominator ng dalawang given number. Example. Ayan, 2/3 plus 2/5. Alam naman natin na si 3 at si 5 ay hindi yan parehas ang kanilang denominator. Therefore, hahanapin natin yung tinatawag nating least LCD. Common denominator or least common multiple of that certain number. Thank you, Pontevedra. Ayan, so 3, 5. So, kung using the continuous division, so alam naman natin na wala namang ibang number ang pwede makapag-divide kay 3 and kay 5. So, 1. So, ang gagawin na lang natin, pag ang GCF is 1, pag ang GCF is 1, or alam natin na ang GCF is 1, ang gagawin mo para malaman ang least common denominator or least common multiple is to multiply them. So, 3 times 5 equals 15. So, find the equivalent fractions of 2/3 kay 15. So, to find that, so, itong 15 na nakuha natin, i-divide natin kay 3. Dito sa first denominator natin. So, 15 times 3, open mic. Ay, 15 divided by 3? 5 po. 5, then 5 times 2? 10. 10. So, dito naman tayo sa kabila. 15 divided by 5? 3. 3 times 2? 6. 6 po. 6. So, therefore, we have already the equivalent fraction ng 2/3 kay 10, 15, then si 2/5 kay 6 over 15. So, dahil pareho na ang ating denominator, so, pwede na natin gawin yung simply add the numerator. So, 10 plus 6 over 15 is equals to 16 over 15. Okay, sa junior high school, di ba sa elementary, ginagamit natin, nagmi-mix number pa tayo, di ba? So, to simplify. So, kahit sa junior high school, ako, basta, alam naman natin na hindi na kayang i-simplify yan unless mix number ang gagamitin, okay na ako sa sagot na to. 16 over 15. So, let's try another example, tapos mamaya kayo naman yung sasagot. Okay, lagyan ko ng negative. 4 over 5 plus... Hala, may negative na. So, ganun hindi ako naalala nyo pa yung addition of integers, di ba? So, kapag unlike sign sila, for example, isang positive, isang negative, so para ka lang nag-subtract ng normal.
So, ganun lang naman din yun. And then, dahil naka-fraction form lang siya, lalo na to, magkaiba sila ng denominator, hanapin muna natin yung LCD nila or yung least common multiple or least common denominator, which is, what do you think? Is the least common denominator for the 5 and 10? 10 po. 10. Paano mo naging 10? So, i-check natin ha. 5, 10. So, the GCF is 5, 1, 2. So, di ba? Pag chinek natin yan sa LCM, 5 times 1 times 2. So, 10 ang sagot. Okay. So, 10 divided. So, kunin natin equivalent fraction. 10 divided by 5. Huwag kayong anukin. Ano po? 2 po. 2 times 4. 8 po. 8. Dito naman tayo sa kabila. 10 divided by 10. 1 times negative 3. Negative 3 po. Negative 3. Ala, nakalimutan na mag-multiply ng ano? Mag-multiply ng integers. Di ba? Pag multiply, multiplication of integers, pag unlike sign, negative, automatic. Okay, so let's yan, dahil pareho naman na sila ng denominator, pwede na natin yung isolve. 8 plus negative 3. So, subtract. 8 minus 3. Kasi magkaiba sila ng ano, di ba? So, 5. What is the sign? Positive po, ma'am. Positive kasi mas mataas si 8. So, 5 over 10. Is this the final answer? Hindi pa kasi pwede pa ma-divide 5 and 10 by getting the GCF, which is, so the number na pwede natin makapag-divide kay 5 and 10 is 5. So divide natin yan both sides by 5. So it will become 1/2. O, kung sa inyo mag-screenshot kayo. Ah, sige. Sige po, ma'am. So, try nyo naman na kayo. Huwag kayo matalang nga. Binigay, tinira ko sa inyo yung madali. Kasi ito, mahirap na to. Kasi may ano eh. May, what do you call that? Meron kasing negative-negative. O, ito, walang negative. Ano ba? Pangit sulat. Ayan. Hindi sumagot. Permission to talk, ma'am. Yes. 2/4, ma'am. Okay, check natin kung 2/4. Sige. So, sabi ni Apostol is 2/4. So, check mo kung may... Yun ang pinakasimple, ha, yung 2/4. Or may kaya pa mag-divide sa 2/4. 1/2 pala, ma'am. Sige, let's check natin yan mamaya. Antay natin yung iba.
Okay, what do you think is the least common denominator or least common multiple ng 4 and 6? 12. Okay. So, in-expect natin na ang denominator niyan ay nasa 12 or mas mababa sa 12. Okay? So, mag-extend ako ah. Ala na ito matago. Medyo na nahimik sila. Busy sila mag-solve. Ano, wala na sumagot. What is the answer? Sabi ni Apostol daw, 1/2. Yung iba. Yoo-hoo! Ah, busy pa sila. Sige, mag-antay lang ako. Sabi naman ni Pontevedra is 13 over 12. Oh, magkaiba na sila. Sino kaya sa kanila yung tama ang sagot? Ako na. Permission to talk po, ma'am. Yes? 1/4 po, ma'am. Okay, 1/4 naman yung kay Helier. So, tatlo na yung magkakaibang sagot. Sabi ni Jillian, it's 1 and 1/2. So, the same as 13 over 12. Okay, dalawa na yung sumagot ng 13 over 12. Isang 1/4, isang 1/2. So, let's check na para malaman natin. Okay, yun naman pala. Okay, so getting the equivalent fractions, 12 divided by 4. 12 divided by 4. 3. 3 times 1. 3 po. 3. Okay, dito naman sa kabila. 12 divided by 6. 2, ma'am. 2 times 5. 10 po. 10. So, it will become, so, 2, gayahin na natin, 3 plus 10 equals, 3 plus 10, 13 over 12. This is the final answer. Or, yung sinabi kanina ni Jillian, it's 1 and 1, 12. So, pareho naman yan sila. Okay?
So, paano pa makakita naman kayo ng ganito? For example. Ayan. 1 and 1/4 plus 2 and 1/4. So, pareho silang mix. Ayan. So, mix number sila. So, paano po tayo mag-add nyan? So, the simplest way is, iba yung pag-solve. Iba yung pag-solve sa mixed number at iba rin yung pag-solve sa mga fraction form para mabilis. So, therefore, our mixed number dito, yung number, yung whole number natin is 1 plus 2 plus, dito naman sa kabila, so, yung mga fraction form naman. So, 1/4 plus 1/4. So, kung napansin nyo, pinagsama ko lang yung mga whole number. Pinagsama ko lang yung mga whole number. And then, pinagsama ko lang yung fraction form. So, it will become 1 plus 2 equals 3. Then, tapos 1/4 plus 1/4 is equals 2/4, which is not the simplest form yet dahil may simplest form pa ang 2/4. Which is, yan, pwede pa natin ito ma-divide both sides by 2. So, it will become 3 and 1/2. Okay. So, ilapat natin siya sa, wait lang ah, may titingnan lang ako kung may pumasok. Okay, so, ilapat natin sa real life scenario. Okay. So a kid made his own own snack. Kita na yung screen ko? Yes po. Okay. So a kid made his own snack. So gagawa siya ng sarili niya merienda and use o gumamit siya ng 1 3/4 cup ng sugar in baking crinkles. So, nag-bake siya ng crinkles, tapos gumamit siya ng 1 3/4 ng sugar and 1/4 cup of sugar in making his drinks. Ang tanong, ilang sugar daw ang nagawa niya, ang nagamit niya para makagawa ng snack? So, how many, ibig sabihin, addition. So, the given is 1 3/4 saka 1/4. So, yan ang mga given. So, ito, pinanggamit niya sa pag-bake ng crinkles. Ito naman, ginamit niya sa paggawa ng drinks. So, it will become 1 3/4 plus 1/4. So, ito, dahil wala namang whole number sa kabila, isulat mo na yung 1. Automatic, 1. Then, dahil similar fractions lang naman sila, copy the denominator. Then, add the numerator. So, 3 plus 1. So, it will become 1 and 3 plus 1? 4 po. 4 over 4. But, 4 over 4 can be simplified as? 1. What is 1? So, it will become 1 plus 1 equals? 2 po. 2. So, ganun lang kasimple. Therefore, ang nagamit, therefore, the kid uses 2 cups of sugar. Screenshot nyo na lang. Okay, let's move on. Subtraction of rational numbers. So, si subtraction is the same, meron siyang same rule kay addition. So, kung si addition, dapat pare-pareho ang denominator para makapag-add ka. So, same lang din si subtraction. Ayan. So, let's have some examples. Ayan, katulad nito. 3/4 minus 1/4. So, dahil pareho lang naman sila ng denominator, copy the denominator, and then subtract yung mga nasa numerator. So, 3 minus 1 equals 2. So, kaso si 2 over 4 is, pwede pa natin masimplify kasi may pwede pang number na makapag-divide sa kanila, which is 2. So, 2 divided by 2 over 4 divided by 2 equals 1 half.
Ayan. Half. So, dito ako. Sige, try nyo naman kayo magsagot ng similar subtraction. Answers on the chat box. Mag-extend ako ha. Paalala ko lang ulit. Mag-extend tayo. Okay, so let's check now. 7 over 10 minus 3 over 10. Anong nakikita niyong screen? Ano yung nakikita niyong screen? 7 minus 3. Okay, yung whiteboard ko. So, it will become, so dahil pareho lang naman sila ng denominator, so, copy the denominator and then subtract the numerator. So, 7 minus 3 equals 7 minus 3 is? 4 po. 4 over 10. Is this simplified? 2. Simplified hindi. Oh, shit. Simplified po. Simplified na ba 4 over 10? So, that's the final answer? Hindi. Hindi pa, kasi hindi pwede pa makapag-divide kay 4 and 10, which is equal to 2. 2 po, ma'am. Pwede pa ma-divide yan kay 2. So, equals 4 divided by 2 is 2 over 10 divided by 5 is 10 divided by 2 is 5. So, if you got the answer of 2 over 5, that's the correct answer. And so far, yun naman yung mga nakikita kong sagot sa chat box. Very good. Okay, subtract tayo. Using the magkaiba. Magkaiba naman yung okay. So, paano naman to? So, same thing kung paano tayo nag-add kanina. So, hahanapin muna natin yung least common denominator of 2 and 15, then subtract. So, kuha tayo ng equivalent fractions, then subtract tayo. So, what do you think is the LCM? Open mic. What is the LCM of 2 and 15? 30 po. 30. Very good. Let's check. Tingnan natin kung 30 talaga. So, 2, 15. Since the GCF of 2 and 15 is 1, so multiply na lang natin yan. So, 2 times 15 equals 30. Okay. So, 30 divided by 2? 15 po. Oh, isa na lang yung estudyante ko, no? 15 times 1? 15. How about 30 divided by 15? 2 po, ma'am. 2 times 3? 6 po. 9. Ay, 6 po lang. 6. So, copy the denominator, which is 30. Then, 15 minus 6 equals... 9 po. 9 over 30. Final answer na to? Hindi pa po. Kasi pwede pa ma-divide si 9 and 30, di ba? Anong number? Divide po, ma'am, sa 3. 3 po, ma'am. 3 po. Divide natin both sides by 3. So, 9 divided by 3?
3 po. 3 over 30 divided by 3? 10. 10. Final answer? 10. Opo. Final answer na yan. Opo, ma'am. Alright. Oh, sige nga, kayo ang gumawa nito. Okay, kayo naman gumawa niyan. So, hanapin muna natin, what is the LCM ng 10 and 100? So the LCM of 10 and 100 is 100. Very good. So hanapin natin yung equivalent fractions ni 8 over 10 kung denominator is 100. May nakita na akong sumagot. Yan, sabi ni Pontevedra, it's 3/4. Sabi ni Jillian, it's 7 over 50. So, magkaiba pa. So, hanap pa tayo ng ibang sagot. So, magkaiba pa sila eh. Sabi ni Hillier, it's 1 over 30. Kakaiba sila ng sagot. Bakit? Sabi ni Jomel, it's 3 over 4. Sabi ni Juniel, it's 3 over 4. So, marami na sumagot sa 3 over 4. Check na natin kung tama to. Okay, so, find the equivalent fraction. 100 divided by 10. 10 po. 10. 10 times 8. 80 po. 80. 80, ma'am. So, 100 divided by 100. 1 po. 1 times 5. 5 po. 5. Okay. So, 8. So, 80 minus 5. 85. 80 minus 5. 75, ma'am. 75 over 100. Is this the final answer? Hindi pa po. Hindi pa po. Anong number pwede makapag-divide dyan? 5 po. 5. So, it can be divided by 5? So, 75 divided by 5? 15 po. 15 po, ma'am. Ano pa? 15 po, ma'am. 15 po. 15? 15 over 100 divided by 5.
50 po, ma'am. Ha? 50, ma'am. 100 divided by 5? 50 po. 20, ma'am. 20. Is this the final answer? Hindi po, ma'am. Hindi pa din. Kasi pwede pa yan ma-divide kay? Divide sa 5. 5 pa five, din. Divide by 5 pa rin. So it will become 15 divided by 5? 3. 3 over? 4. So kung ang sagot mo ay 3/4, that's the final answer. That's the correct answer. So sa mga, may nakita naman ako mga nakatama. Very good sa inyong lahat. Okay. Pakita ko naman to. So, i-relate natin tong si yan, subtraction of integers sa real life scenario. Malapit na! Ayan. So, student A and B are comparing their heights. Nagkukumparaan sila ng height. Bakit ba pag-usapang height? Nakakainis naman eh. So, si student A, ang height daw niya is 120 and 3/4 centimeter. Si student B naman, ang kanyang height is 96 and 1/4. Ang tanong, what is the difference? So, alam natin na pag difference, it is subtraction. So, sabi daw, yung height daw ng isa ay 120 and 3/4. Yung isa naman, ang height daw niya is 96 and 1/4. Then, find the difference. So, katulad lang din kung paano tayo nag-add kanina. So, same thing lang din dito sa subtraction. So, hiwalay si whole number, hiwalay ang fraction. So, it will become 120 minus 96, then, yung isa naman, 3/4 minus 1/4. Tapos, pagsamahin nyo lang sila mamaya. So, 120 minus 96? 24 po. 24 po. Plus 24. Dito ko na lang ilagay. So, 24, then, 3/4 minus 1/4. 1/2 po, ma'am. 1/2. Very good. Or, pwede pakita natin kasi 3 minus 1 is 2/4, which is can be convertible or can be simplified as 24 and 1/2. So, ganun lang naman po. Tara, multiply para mabilis. Makatapos na tayo. Okay. So, ipakita ko lang muna ito yung mga common mistakes. And common lang and common talaga to na nangyayari. Yan, common mistakes in addition and subtraction of rational numbers in fraction form. So ano ba yung mga common mistakes? Number one, lalo na kapag may sign or may negative, may positive, yan, nagkakamali, marami nagkakamali dito, hindi napapalitan yung sign or may sign nga pero mali, imbis na positive ang sagot, dapat pala negative. Number two, not being able to identify the correct LCM. And it is very important na dapat alam natin yung tamang least common multiple para sa denominator. Kasi pag mali na yung least common multiple natin, the next solution mali na din. Not being able to rewrite the correct equivalent fractions. So yung kaninang pag-multiply, divide-divide natin, yung pagkuha ng equivalent fractions, dapat tama yun. Kasi pag mali rin yung pagkuha, tama nga ang LCM mo, mali naman yung pag-convert mo, sa equivalent fractions, mali pa rin yung magiging sagot natin. Number four, not being able to simplify the answer. Ito yung pinaka-importante talaga na marami nagkakamali. Ang sinasagot lang 2/4, dapat 1/2. Ang sinasagot, dapat, ang sagot niya 4/10, pero dapat ang sagot doon 2/5. Diba? So, not being able to simplify the answer. And marami nagkakamali dyan.
Okay, let's move on to multiplication of rational numbers. To multiply proper or improper fractions, multiply the numerator first and then the denominator. And then write the answer in its simplest form. Ito, napakadali lang to. Numerator times numerator over denominator times denominator. Ganun lang siya. Tara, mag-example tayo. Ayan. Ganyan lang. 3/4 times 2/3 is equals to 3 times 2 over 4 times 3. Which result, 3 times 2 is 6 over... Yan. 4 times 3 equals 12. So, alam naman natin na pwede pa ma-simplify si 6 over 12 kasi pwede sila ma-divide both sides by 6. So, that's result to 1/2. So, dito tayo. Balik tayo sa whiteboard ko. Wag kang antukin, utang na loob. Okay. So, how about this? 11 over 10 times 4 over 3. So, same thing. So, kung paano tayo mag-multiply, numerator times numerator over denominator times denominator. So, it equals to 11 times 4 over 10, 10 times 3, which is 11 times 4 equals 44 over 44. 10 times 3, 30. 30. Is this the final answer? Hindi pa po. Hindi pa po kasi it can be divided both sides by... Saan siya pwede divide? 2 po. Kay 2. 2 po. So, 44 divided by 2. So, isa na lang ito. 21. 2 over 30 divided by 2? 15 po. 15. Is this the final answer? Hindi po, ma'am. Hindi pa po. Final answer, hindi? Hindi pa po. Ah, okay. Anong number pwede makapag-divide kay 22 at kay 15? Ma! Gulat ako dun, ah. What number? Yung pwede pa makapag-divide kay... 22 at kay 15. Meron pa ba? 6 po. 3 po, ma'am. 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Hindi pwede ang 3. Meron pa ba? Wala na? 1 po. Wala na. 1 na lang kasi. So, that will be our final answer. Okay. May tuturo ako sa inyo. Pero pang-advance na to. Sa mga medyo... magaling naman sa math or talagang kaya naman makasunod ng mabilisan, yung pang-emtoppers kumbaga, may tuturo ako sa inyo secret technique na kahit hindi tayo kumuha ng GCF, kayang-kaya nating isolve. Ay, asa na siya? Ayan. So, ulitin ko, isolve itong 11, ano ba yan? 11 over 12, 11 over 10 times 4 over 3 ng, yan, in advanced mode. Times 4 over 3. Okay. So, yung kanina, pero kapag medyo nahihirapan, sabi ko, pag nahihirapan, ito ang gamitin ninyo. Kasi safe to. Tapos, harapin nyo na lang yung GCF. Mas madali naman kasi maghanap ng GCF. Ito pang advance lang to. Yan. So, 11 over 10 times 4 over 3. Tignan natin kung tatama ang sagot niya rito sa 22 over 15, ha? Tingnan kayo sa cross-multiply. Cross-multiply nyo. Tingnan nyo kung merong divisible sa kanila. Etong 11 saka 3, may divisible sa kanila? 1 except lang. Except 1? So, 1 lang. So, di bali na. Eto, 4 and 10. Wala, ma'am. Meron. Which is equal meron to 2. If I divided by 2? 2. So, etong 4, magiging 2 na siya kasi divided nga natin. Etong 10, divided by 2, magiging? 5. 5. 5.
Then simplify. 11 times 2. 22. Over. 5 times 3. 15. No, pareho sila. Sige. I-try ko yung example kanina sa yung number one ano natin. Yung number one example ko. Ano yan? 3/4 times 2/3. So, alam natin ang sagot dito, one half. So, i-try ko gamitin yung advanced mode or yung the advanced method. So, cross-multiply. May pwede mag-divide sa 3 and 3? Opo, ma'am. So, 3. Pare. So, pwede siya ma-divide both sides by 3. So, 1. 3 divided by 3 is 1. So, same thing. 1 din yan. Eto. 2 po. 2, ma'am. 2. So, ito. 2 divided by 2. 2 divided by divide. 2 divided by 2 is 1. 2 divided by 2 is 2. So, it will become 1 times 2. 1. 1. 1 over 2 times 1. Tapos, ang boxing. Diba? So, eto, ginagamit lang to kapag medyo advanced na or kaya namang sabayan yung mga problem sa math. Pero kapag hirap, so, same thing, 3 times 2 over 4 times 3. Wala namang masama yun. So, tinuro ko lang yung dalawang paraan kung paano mag-solve ng multiplication of rational numbers, particularly fractions. So, paano naman po kapag naka-mix number? Example. Ayan. 2 and 2/3 times negative 1/2. So, alam naman natin, dahil unlike sign naman yan, so, ina-expect na natin na negative ang sagot dyan, ha? Kasi multiplication tayo. So, paano kapag may mixed number? So, itong mixed number, gagawin mo muna natin siyang improper fractions. Ma'am, paano po mag-improper fractions? So, the whole number multiply by the denominator plus the numerator. So, paano na po yun? 2 times 3? 2 times 3? 6. 6 plus 2? 6 po. 8 po. So that will be our new denominator, then copy the denominator. Ayan ang improper fraction ni 2 and 2/3. Then multiply by negative 1/2. So same thing. So 8 times negative 1 over 3 times 2. So 8 times negative 1 is negative 8 over 6. Which is, hindi pa tapos yan dahil pwede pa nating ma-simplify si 8 and si 6. So, pwede natin ma-divide both sides by 2. So, it will become negative 8 divided by 4. 2 is negative 4 over 3. 'Yan lang po. Ganun lang naman po kapag mixed number. So, gagawin muna natin improper fraction yung naka-mixed number. Okay? Tara, divide na. Para mabilis. So, si division naman, sa division, kung alam mo kung paano mag-multiply, kung alam mo kung paano mag-multiply ng fraction, marunong ka na rin mag-divide. Kasi, yung divisor ng division, babalikta rin mo yun. Example, magbibigay ako ng... Oh, yung cellphone ni mama nawawala. 3/4 divided by 3/2. Nakikita niyo yung screen ko? Yes po. Okay, 3/4 divided by 3/2. Anong gagawin? 3/2. Anong gagawin lang natin? Etong divisor, etong nasa second na given na number, babaliktarin mo lang yan. Tapos, multiplied ka na. Ma'am, paano yun? So, itong 3/4, hindi mo babaguhin yan. Remain as 3/4. Itong divide, gagawin mong times. Itong si 3/2, baliktarin mo, reciprocal ang tawag doon, it will become 2/3.
Isabto. Nagbalik na siya. So, itong 3 over 2, binaliktad mo, naging 3. Naging 2 over 3 na siya, then multiply. So, it will become 3 times 2 over 4 times 3. Which result to 3 times 2? 6 po. 6 over 4 times 3? 12 po. 12? Is this the final answer? Hindi po. Kasi pwede pa ma-divide kay? 2. 6. Kay 6. 6, ma'am. So, it will result to 1? 1. 1 half. 2. 1 half. So, yun po siya. Sige, magbibigay pa ako ng isang example. So, paano man pag may next number? Ganun pa rin. So, same lang din silang ni multiplication. Gawin mo muna siyang improper fraction. So, magbibigay pa ako ng isang madaling example. Tapos, kayo na yung sumagot. So, 3/4 divided by 2/5. So, again, so ito papalitan nyo ng multiplication, then itong 2/5, babalikta rin natin siya. Magiging 5 over 2 na yan. So, 3/4 times 5 over 2. So, it will become 3 times 5 over 4 times 2. Which results to 3 times 5? 15. 15 over 4 times 2? 15. 8. Is this the final answer? No. 15 okay. over 8. Okay, this is the final answer. 15 over 8. Okay, hindi kayo pa, naman. Ma'am. Final answer na po yan kasi wala na makapag-divide sa kanila. So, kayo naman. Last example ko na yan. Tapos reminders na lang ako. Yeah. Okay, may mga sumagot na. Sabi daw, it's 3 over 5. Sige, check natin, ha? Ba't pa may pilay ako? Ang sakit. Okay, let's check. Yes. Halos pare-pareho kayo ng sinabi. Sabi nyo, 3 over 5. Try natin kung 3 over 5 nga siya. So, 1/4. Yung divide magiging multiply. Si 12, si 5 over 12 magiging 12 over 5. So, it will become 12 over 20. Is this the final answer? Hindi pa po. Kasi pwede pa ma-divide kay? Hindi pa po.
Pwede pa ma-divide kanino? Kanino pwede divide? Si 12 at 20? 2 po. Kay 2. So it will become 12 divided 2. By 2 is? 12 divided 6. By 2? 6 over 12 divided by 2? Ay, 20 divided by 2? 2. 10 po, ma'am. 10. Is this the final answer? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa po. Hindi pa sa iyang 6 over 10 ay pwede pa natin ma-divide kanino? 2. 2. Ay, 2. So, 6 divided by 2? 3. Over 10 divided by 2? 5. The answer is 3 over 5. That's the correct answer. So, very good sa mga nakakuha ng 3 over 5. So, I hope that you, yan. So, at least naintindihan nyo naman na kung paano, yan, paano magsagot ng fractions, yan, operation ng fractions, addition, subtraction, multiplication, and division. So, try natin ito, i-advance method ko lang ha. Last na, pagbigyan nyo na ako. I-advance method natin to ha. 1/4 times 12 over 5. Tingnan natin kung magsasagot tayo ng 3/5. 1/4 times 12 over 5. So, ito 1 and 5, wala naman ang pwedeng i-cancel out dyan. Itong 12 and 4 meron, which is, anong number pwede mag-divide sa 4 and 12? 4. 4 po, ma'am. 4. 4 divided by 4 is 1. 1. 12 divided by 4 is 3. So, 1 times 3 over 1 times 5. Which is equals to 3/5. Ah, diba? Pareho lang. Pang-advance na yan. So, hindi ko kayo pinipilit gumamit ng ganyan, lalo na kapag medyo medyo tagilid pa kayo sa mga pagwaram factor-factor. Pero so far, kung kaya, mas mabilis to gamitin. Okay. So, what? Okay, reminders. Week 5, pretest, naibigay ko na. Naibigay ko na po ang link ng pretest week 5. Pakisagot na po 'yon. Nandun po sa general na ano natin. Wait lang ha. Magbukas ako. Ay, dito sa group. General sa group. Kasi 'di ba dalawa ang group niyo? Isang pang section niyo lang, isang pang general. Kasi meron ako mga announcements na intended lang sa section niyo at meron akong announcements na intended sa pangkalahatan. Wait a minute. Chrome tab. Oh. Nice. Teka. Uy. Lager pa nga. Dito ko ata sinin. Ayan. So, ito yung week 5 pretest natin. Pakisagot po ito. Ayan, pakisagot po itong pretest ng week 5. And, yung week 4 po, hindi ako magkakamali dito ko sinin sa section H nyo. Ayan. Upload your week 4 answers here. So, dito nyo po ilalagay yung week 4 na answer ninyo. Then, meron po tayong tinatawag na weekly evaluation progress. So, ito, nag-chat si, yan, si Bea, nandito, done na po, done na daw. So, meron po tayong tinatawag na weekly evaluation progress na dapat din po ninyong sagutan. Importanteng sagutan po ninyo ang weekly evaluation progress dahil doon po nakasalalay ang performance task ninyo. Saan makikita? Dito po sa general natin. Ito totong ano na to. Yan, ito po weekly evaluation progress. Kasama po yan sa i-send sa, yan, sa week 4 natin ha. So, masasabi naman ako, for example, nagpasa kayo ng week 4 ninyo, tapos hindi ko yung nakita, kukulitin ko rin naman kayo na sagutan yan. Kasi pag di niya sinagutan, maboboplax ang score nyo. So, question. Answers only again on your notebook. Utang na loob, section H. Ang dami nagpasa sa inyo ng module. Huwag niyo ipapasa yung module kasi inyo yan.
ano na, pag-aaralan nyo kung wala kayong module, di ba? Question? Wala po. Wala na po? I hope na na-understand, na intindihan nyo naman, siguro, yung topic natin. So, kapag hindi pa rin naintindihan, meron po akong senior, if I'm not mistaken. Eto, senior ko to. Ayan, yung si Wow Matt sa YouTube yan. Kung gusto niya mag-subscribe, subscribe na kayo kasi helpful siya, promise. Napaka magandang ano to, magandang YouTube channel para sa math. Yeah, pag hindi pa rin na-gets. Then, isi-send ko naman mamaya yung mga, isi-send ko yung mga dapat isi-send dito sa page, dito sa FB group nyo sa section. Kasi may mga isi-send ako dyan, such as yung aking PowerPoint presentation. Question? Wala po, ma'am. Wala na, Hillier? Wala na raw? Wala na po? Wala na, ma'am. Ano po yun, Aboy? Yung mga sasagutan po sa mat. Ah, yung mga sasagutan po sa mat ninyo sa week 5, pakicheck na module nyo. Exercises 1, 2, 3, 4, pre-test, then post-test, then yung week 5 na isesend ko sa na link. Importanteng sagutan po ninyo yun. And utang na loob po, weekly evaluation din po yon. Yung isesend ko na link, please pakisagot po na maayos. Pag hindi pa kaya sagutan, huwag nyo sasagutan. Kasi may iba doon, hinula-hulaan nyo lang. May iba kasi nang hula-hula doon. So, nakakairita. Pababa, ang score nyo. Question? Wala na po. Wala na. If you haven't any question, you may now leave this GMIT class. Goodbye, grade 7, section 8. Bye po. Bye po, ma'am. Thank you po. Bye.